Ito guys, so isang katanungan na naman natin ang sasagutin natin sa videong ito. Tungkol naman ito sa violation or crime kung ikaw ay walang deed of sale. So for example, ikaw ay nakabili ng segunda manong motorcycle or sasakyan. Pero maaari ka bang magmaniho na walang deed of sale? Meron ka bang tinatawag na violation or batas na nababiolate kapag ito ang ginagawa mo? So, yun ang tatanong. Yun ang detalyeng hihimay-himay natin sa loob ng 3 hanggang 8 minuto. So, pagtyagaan nyo na kung medyo kulang-kulang, no? Ang importante ay magkaroon kayo ng idea kasi sa ang daming nagtatanong sa atin, wala po akong deed of sale, okay lang ba to? So, aalisin natin yung kaba nyo kung bakit o kahit wala kang deed of sale, kung meron ka bang nababiolate na batas or tinatawag na fine. Meron bang ganun? O ano ba talaga ang purpose ng deed of sale? Hahihuhold ka ba sa checkpoint pag once na wala kang deed of sale? Yun po ang atin. Pero welcome ka kapatid at maswerte ka at napunta ka dito sa ating channel. Kung hindi mo pa ako kilala, ako ang iyong online criminologist, Policia po. So, kung wala kang deed of sale kapatid, tanggalin mo na yung kaba mo. Kasi ang commonly ito, ang mga nagmumotor, no? Alanganin silang mag-drive. Kinakabahan kapag may checkpoint kung wala silang dala ng deed of sale. So, okay lang yan. Basta ang importante dyan, meron kang ORCR. At least, photocopy. Mas maganda kung meron kang original. Pero kung wala, photocopy, okay lang. Pero siguraduhin mo lang na yung photocopy mo ay legit yan. Wala, hindi naka-alarm yung iyong motorcycle na nabili. Hindi tempered yung dokumento mo. Kasi diyan ka magkakaproblema kapag naka-alarm yan. So, mas maganda kung bibili ka ng sasakyan, preferable or advantage yung mayroong original na dokumento. Yung medyo makapal, ano ba yan? Nagkakabaliktad kasi si CR o OR. Basta yung makapal. OR yata yan. Ah, yan. CR, car registration yun. Yung makapal. At mas maganda, mas 200% mabirify mo siya sa LTO or sa iyong area na wala talaga siyang alarm or hindi siya kasama sa hot car. Yun ang pinaka the best. Pero kung wala ka namang oras, meron marami namang paraan para i-check. Initial checking tulad ng 2600, tulad ng LTO portal. So okay lang 'yun. Walang problema kung wala kang deed of sale. Okay? Hindi ka pwedeng i-charge ng check sa checkpoint na may violation ka. Ang main purpose po ng deed of sale, isa yan sa requirement sa sasakyan. Kapag ililipat mo yung sasakyan sa pangalan mo. For example, kabili ka ng sikinhan na motor o sasakyan, gusto mong ilipat yung sa pangalan mo. So, isa yan sa mga requirements ng LTO, yung clearance na yan, deed of sale. So, puprovide ka ng clearance na galing sa iyong lugar kung saan tatawag na HPG, no? Highway Patrol Group, na humingi ka ng clearance dun para sa katunayan na nabili mo yung sasakyan na yan. So, ang katunayan niya na nabili mo kung sikinhan yan, yung deed of sale. Nakanotaryo kasi yan.
Yun po ang main purpose yan. Pero kung wala ka niyan, kasi for example, private mo lang naman yung sasakyan. Sa mga public vehicle kasi guys, tulad sa amin, ang yung did kailangan yung motor ay nakapangalan talaga sa owner kung saan yung legitimate mo nakaprangkisa. Kailangan sa iyo yung motor. Isang taon lamang yata, isang renewal lamang ang binibigay. Pag second renew na ng prangkisa mo at kailangan ng yung motor ay nakalipat na sa pangalan. Pero kung public lang naman, ay private na, sorry, private lang naman yung iyong sasakyan, bakit ka pagagastos? So magkano din ang gastos kapag nagpalipat ka sa pangalan? Hindi mo na kailangan yung deed of sale. As is na yan. Since nare-renew naman sa LTO, yung ikaw mag-renew, yung nakapangalan sa'yo, okay lang naman sa LTO. O bakit ka pa bakit ka pa magsasayang ng oras at pera sa pagtatransfer ng iyo ng pangalan sa ilipat sa iyo? So, useless. So, okay lang yon. So, walang violation kung wala kang deed of sale. As well na legit yung hawak-hawak mong CROR, car registration and official receipt. At importante, updated siya. So yan po, malinaw tayo. Walang violation sa pagmamaneho kung wala kang deed of sale. That it's yan lang. At ngayon guys, kung gusto mo ng crime assistant, at ini-invite kitang mag-join sa ating membership sa YouTube channel, at meron po yung monetary support na maliit lang naman through GCash. So mag-member na lang kayo at i-PM nyo ako sa aking messenger, Policia ko, at i-schedule po natin yung pag-uusap natin para medyo mahaba. Normally from 8 a.m. to 12 a.m. So doon po kasi ang oras na medyo maluwag-luwag ako, 8 p.m. na lang. So hindi po sapat yung chat. Sa mga nag-chat po, sa mga nag-comment, kung mga nagtatanong regarding sa crime assistant, so i-schedule po natin yung ating pag-uusap para mas klaro. Kasi marami pong tinitingnan na information, marami tayong katanungan na dapat sagutin pag kaso na ang pinag-uusapan. Marami. Although, hindi naman ako dito eksperto kasi ako ay hindi isang abogado. Kung kailangan nyo ng abogado, ay punta po kayo sa public attorney's office or sa inyong lugar o kaya sa Integrated Bar of the Philippines or free po yung services. At kung gusto, kung medyo nakakaluwag-luwag ka naman, ay siyempre magbayad ka ng abogado. So, di ko alam kung magkano. So ang legal services po ay magkakaiba kasi depende yan sa servisyo na ino-offer ng abogado. Kung one time ano lang naman, kung one time assistant lang naman, assessment, siguro mga 1,000 kung mapa-advise ka lang sa online or depende nga sa abogado. So maraming salamat. Thank you for watching. See you again my next video. Ako nga pala ang inyong online criminologist. At kung gusto mo ng crime assistant, mag-join ka sa ating membership at i-PM mo ako. Thank you for watching.